Hello guys, good afternoon. So today is February 23, 2 PM, 2023. So guys, pasensya na kayo. Hindi ko biglang nag-brown out guys. Gamit natin ay Visual OBS Studio Recorder. So nag-brown out guys. Yung mga nasabi ko kanina na record natin hanggang sa open ito ay nabura. Kasi sa Visual, sa ano, OBS Studio pa nag-record ka kasi at nag-brown out or na-close mo siya o nag-shutdown. So wala yung record mo, hindi siya nagsisave. So lahat ng record na nasabi ko kanina ay nawala. So ulitin ko na lang. Okay, this is a Reaper Gigabyte RTX 3070 8GB. So galing na ito sa ibang technician at ito ay ni-repair na ng hindi marunong na technician. So from Dipulog City to guys, Zamboanga del Norte. So yan, ulitin ko na lang yung mga sinabi ko kanina. Sayang yung recorded ko. Biglang nag-fluctuate yung kuryente, namatay yung ating computer. Yon. So yung hindi nagsisave yung ano eh, pag hindi siya in-stop ng normal. So yan, ulitin na lang natin. So ang problem nito guys, shorted yung 8 pin. Pag tinester natin dito, PCIe 12 volts, so present. 3.3 volts, present. Pero pag tinester natin yung nandito, so yung kanyang dito guys, yung 6 pin niya, so yan. So present siya, pero pag yung sa 8 pin guys, ay tinester natin, shorted siya. So, galing na ito sa technician, guys. Na-inspection ko na. Binaboy na ito ng technician na unang gumawa. Kung ano na yung mga pinagagawa. Then, may missing part siya. 1, 2, 3, 4. Apat na piece siya yung missing. Ayan. So, base sa inspection ko, nag-reflow siya ng memory. Nireflow niya yung mga memory. Kasi nagkulay brown itong mga ibabaw. Ayan. Tapos, ito nagkaroon ng flux dito. Pero dito sa part na to, walang flux kasi may flux dito. Hindi ko alam ba nag-apply ng flux dito kung dito lang nag-apply ng flux at nag-apply na reflow. Pero wala dito sa part na to. Dito nagkaroon. So, yan yung issue. So, may mga parts dito na hindi natin alam kung pinagbabago na kasi meron na siya mga fluxes dito. Yan. May mga flux na siya. Yan. So, yung mga ano rin niya, naglaw na rin, mga thermal pad. So, yan. Wala na sa alignment, madumi na. So, that's useless. Ayan. So, yun yung issue. So, hindi marunong yung technician na dumali. So, shorted yung 8 pin. Inangat niya to. Actually, hindi dapat yun ang gagawin. Hindi yung tama. Wrong procedure. Yung pag-shorted, kagayain mo siya sa laptop, hindi siya ganon. Na mag-aangat ka ng mga coil. So, mali yun. Hindi yung tama sa pagre-repair ng video card kapag may shorted. So, ang video card, pag may mga shorted, no need to iangat yung mga coil. Not recommended. Okay? So, ang pag, ano nyan, video card, so, test point. Yan. So, BRM. So, not shorted. So, ito yung 12 volts power end, shorted. Itong isang 6-pin 12 volt, not shorted. Din ito yung kanyang BRM. So, mababa ang reading yan. So, may buzzer saan tayo. So, ito ay 12 volts, I think, or 1.8 or 1 volts. So, ito ay baka 5 volts siguro. So, hindi natin alam. Noise schematic tayo. And this is 1 volt, I think. So, yung mga nagbabuzzer, pwede natin siyang i-reading by resistor reading. Ayan. So, para makita natin kung 0 ohms o shorted talaga siya. So, ito. Ayan. So, not shorted. So, ito yung kanina na parang shorted. So, mayroon siya 6.2 ohms. So, not shorted siya. Ibig sabihin, okay siya. Walang problema. Tapos ito yung shorted kanina guys na 12 volts. Matik, ayan o, 0.1. Shorted siya. Tapos ito, kanina nag-buzzer. Kailangan, so shorted din siya guys. Ibig sabihin, may problema siya.
Yeah, so ito. Okay. Sa meron siyang 1. Yan. Ito ko ay sa IB core. So minsan dahil sa power interruption, nakala natin shorted. So hindi yan guys shorted. Mayroon niyang issue na hindi pa siya nagbubuka. So naka-short circuit siyang ganon dahil nagpo-produce siya ng heat dun sa GPU chip niya. Then ngayon, dapat pag pinatay dahil maglo-low yung heat, yung resistance niya at lalabas, mag-change ng resistance. So ngayon hindi siya nag-change ng resistance. Parang naka-open yung gates. In-open niya yung gates. Kaya pumasok ngayon yung current. Kaya mapasendiretso siya. So ngayon, according sa may-ari, so nag-shutdown kasi yung computer. Nag-fluctuate po yung kuryente. So pasensya na po. Yung recorded natin ay nawala. Hindi siya nag-save. So OBS Studio kasi ganun eh. So ulit tayo sa recording. Yan. So inspection natin guys. Pakita ko na lang sa inyo yung mga pinagagalaw nung technician. So ito siya guys. Ayan. So nagkaroon siya ng fluxes dito. Dito. Hindi maganda yung pagkakahinang. So may missing parts po siya dito na 1, 2, 3, 4. So missing parts. Hindi ko alam kung yun ay resistor o capacitor. So, hindi natin alam value. No schematic itong video card. So, nag-color brown din yung mga memory niya. So, kung nag-apply siya ng reflowing, so possible. Baka madamage yung memory. So, sana. Tingnan natin. So, ngayon, ito ay shorted. Yung 6-pin. So, alamin natin kung alin yung connected yan. Okay. So, inspection natin para makita. Pa-inspection pala natin. Excuse me. So, meron dito, recorded ko na ito kanina, na brownout kasi nag-fluctuate. So, yung nakikita kong issue ay ito, kasi dito may lumabas yung factory flux niya. Ayan yung makikita nyo. Kakaiba siya sa mga to, set dito. Tapos ito pa, may dalawa siya. Ayan. So, pag tinister natin yan guys, ay lalabas na shorted. Okay. So, check natin. Yan. By tester. Yan. So, ito yung shorted natin. Dito, 12 volts. So, pag tinester natin yan dito, ito yung BIN niya. So, ibig sabihin, dito 12, and dito sa kabila. So, 6-pin. Tapos ito, sa 6-pin din. Ito yung sa 8-pin na shorted. 2, 3, okay, 3. So, itong 3 na ito ay dito sa 8-pin. So, ito. So, ito ay hindi shorted. Not shorted. And this is not shorted. Pero, bloated siya guys. Sira na yan. Papalitan natin yan. So, may dalawa siyang ano. So, ibig sabihin itong 3 na ito guys. At saka itong isa na ito. So, not shorted siya. Yan. Ibig sabihin, itong 8-pin ay dinadala ay itong 3. Okay? Tama ba? 1, 2, 3. Okay, 3 siya. Okay. Yung 3 yung dinadala. Ito, 1, 2, 3. Tapos ito naman, tsaka itong 3 dito at itong 2, siguro ay dito siya connected or sa 6-pin. So, try natin. Madali lang yan. Ito naman ay not shorted. So, okay. So, hindi siya doon. Okay. Ito. Okay, hindi siya doon. Itong dalawa sa baba ay dito sa 12 volts dito. At itong 6-pin dito. Ayan, as you can see, 6-pin. Ito yan. So, ibig sabihin dito to. Tsaka dito, 2, 3, 4. So, hindi yung 3. So, yung 4 lang. So, bali yung 4 dun sa 6-pin dito. Yeah. Itong 8-pin yung shorted eh.
Ayan, so yung papalitan natin ay dalawa, ito at saka ito. Kasi ito, kahit na, guys, kahit ito hindi shorted, may resistance na yan, changing value. So, kailangan niya nating palitan. So, na-experience ko na yan. Gagana yan, guys, pag binuksan natin. Pero, bigla yan, mag-no power at mag-shorted, guys. Kaya yan ay papalitan. Na-experience ko na yan, eh. Basta yung mga ganyang may bloated. Kasi may bloated siya, guys. Ayan. So, siguro nag-apply na ng... Kasi meron na ditong plaques eh. Ayan o, may mga plaques. Ay, patay tayo dyan. May parang sunog yata. Ay, sunog siya, guys. So, apa. Tatlo ang papalitan nating MOSFET. So, ito kasi meron yung 5 volts dito. So, possible. Ang papalitan natin ay isa. Kasi may butas pala ito, guys. Ito. Ito. So, 5 volts. Ano to? 2. Yeah, so 1, 2 at saka ito, 3. So tatlo yung papalitan natin. Medyo malaki-laki magagastos ng customer. Kasi tatlong MOSFET, medyo mahal to eh, nasa 1,000 plus to. Yeah, so i-update natin muna yung customer bago natin siya i-replace. Yan, so wala, ganun talaga. Baka kasi na lalo siyang nasira nung nag-apply yung custom, yung technician na gumawa. Ang problema nito, may missing pa dito. Okay. Yeah. So, meron akong spare parts nito. So, titingnan ko kung available siya dito. Hanapin ko muna. Alam ko meron ako niyan eh. RTX 3070 siya. So, ito siya. Ayan. So, ito siya, guys. Ito. Yeah, so parehas siya. Ang sira nito ay GPU chip. Parehas siya memory. RTX 3070 din. Yun. I found na missing niya. Capacitor. Tatlo. So tatlong capacitor, guys, yung missing dito. So, tatlo. Tatlong capacitor. Yeah, so may yun mga missing. So, ito yung spare parts ko na ito, guys, eh. Sira ang GPU chip na ito. Hindi nag-ano to, guys. Hindi nag-on. Hindi ko natanda kung wala siyang display. Kompleto yung ano. Ang alam ko short, ano eh. Basta hindi siya wala na display siya. I think sira to, sira. Spare na to. Natanggal ko na yung mga ano niya. MOSFET. Ayan. So, marami-rami yung papalitan. Wow, tatlo. Tapos tatlong MOSFET. So, bigyan natin ng computation yung may-ari. Ayan. So, hindi natin kasalanan na ganun kalaki yung magagastos ng ating customer. Kasi nga, dumaan na ito sa technician, hindi marunong. So, ayun. Dumami yung sira. So, update natin yung may-ari. Before proceeding, kasi kailangan niya malaman yung price muna bago mag-proceed. Okay. So, update ko kayo later. So, chat-chat muna tayo may-ari kasi matagal pa yun mag-reply, hindi siya naka-online. Chinat ko kasi siya kanina, hindi siya nag-reply. Okay. So, update muna natin. Update ko kayo later. Kailangan may approval. Kasi pag pinalitan ko yan, matik yan, hindi ko na yung tatanggalin. Kasi mahal yung MOSFET, guys. Nasa 1,000 plus yan. Bali tatlo yan. Tapos tatlong capacitor. So, medyo mahal yung price ng MOSFET. Tapos thermal pad pa. Mag-apply pa ng thermal pad. May bayad din yon. Mahal din ng thermal pad. Okay. Ayan, I need to makipag-coordinate muna sa customer. Kung approve or not. Okay, back pabalik sa kanya yung unit, babayadan ng diagnosis fee natin. Dahil ito, guys, ay actually, totally repaired niya yan. Alam na yung sira. May malaki na yung chance na ma-repair. Kaya may bayad yung ating diagnosis fee. Kasi matik na yan eh. Kung mag-decline siya, halimbawa marunong siya, technician siya, hindi lang niya alam, papapalitan niya lang yan, yung mga sinabi kong sira.
Papalitan lang niya yon. Gagana na. Okay na. O, di ba? Wala na siyang binayaran. So, kaya may bayad yung diagnosis pa natin. Kasi, matik. Totally repaired yan, guys. Pag ganyan. Totally alam. Yung kaalaman yung binabayaran kasi. Ayan. So, update ko kayo, guys. Hindi nagre-reply yung customer. Okay? So, just wait for a while. Hello, good morning. So, ngayon lang na kahapon lang in-approve ng hapon kagabi yung ng customer itong nire-repair natin to about sa price ng cost sa mga pyesa. So ngayon pa lang natin siya sisimulan tanggalin ng mga pyesa. So, medyo sensitive ito pag nire-repair ng ganitong video card. So, kailangan talaga eksperto kasi nagkawang technician ito ay may mga nawala ng pyesa kung ano na yung ginawa. So, not success naman yung pagre-repair nung nauna. Hindi marunong. So, yan. So, ito siya. So, 3 pieces. Yung isa, nag-bloated siya dito. Pero hindi... Yan. So, itong isa, bloated din dito. Papalitan na yan pag ganyan. Mali ito, saka ito, saka ito. So, may mga maling ginawa kasi yung nag-repair na nauna sa atin. Kaya, so, replace. So, unpin 1 lahat isa dito sa unahan. Sana tatlo lang yung sira para maganda. Okay. So, simulan na natin. So, medyo matagal lang ito bago matanggal. Pag ganito kasi, mga solid. Matagal siya bago matanggal. Solid.
So next. Ito yung butas. Siguro nag-eject yung technician na natumingin ito. Okay, so next. So ito. Okay, I already removed. So three pieces. So check natin kung shorted pa rin. Sana hindi na siya shorted kasi mahirap pag marami. So ayun, so buzzer lang. Ayan. Check natin. Ayan. So as you can see, so not shorted na siya. So not shorted na. Dito yan. So yung mga natitira, okay na siya. Wala nang problema. Okay na. Dito yan yung 8 pin. Ayan. Yung kahapon, okay na siya. So, yun lang yung tatlo na yun. So, ang ano na lang, yung mga missing parts, papalitan natin. So, balitan na lang natin yung mga missing. Dito, may missing. Ayusin na lang natin yung ginalaw nung nag-repair. Sana magawa natin.
Sa tagalaminit na ang panghinang. Sabi niyo, mahirap lang siyang ano yung talinisin. Kasi masyado siyang makipot. Kailangan kasi siyang linisin. I think okay na siya. Ah, medyo malinis na siya.
Medyo. Okay na. Linisin ko na lang. Na. So, ang gagamitin natin ay lumen solder para maganda yung pagkakaano niya. Lumen solder lang ginagamit para mabilis pati siya. Hindi masyadong matusta yung kanyang MOSFET. Kuha muna tayong MOSFET sa BLNQ, BLN 0. Okay, dami tayo niyan. Talagang pinag-invisa natin to. Kuha muna tayo dito. So, we need 3 pieces. So, we need 3 pieces. So, ang lagay ay ganun. So, ganito. Ayun yung pin 1. So, isa-isa lang pag-ano natin. Hindi pwedeng persahin. Pag gano'n na siya, natuyo na yung blocks. So, pwede na natin siyang iangat. Yan. Ay. Tapig yung ano. Pwede na iangat yung tweezer. Tagal lang makapitan ng init kasi napumupunta dun sa mga PCB yung heat. Tapos malaki yung ating GPU chip kaya mapupunta yung heat dun.
Okay, so i-press na natin. Okay. Okay. Ayan. Medyo mainit pa yung PCB. Try natin sa kabila. So, next tayo. Okay, ganito. Bilin, no? Okay. Kunti lang na, ano? So, tama ba? Okay. So, bahala na yung flux at saka yung kanyang LED na mag-alignment. Ayan. Okay. Naka-align na siya. So, pipress lang na lang natin yan. Then, ups. Para lumapat. Okay. So, yung kabila naman. Medyo mainit pa yan. Pero, hindi yan maano. Pwede na yan. Apply habang mainit pa. So, ano naman yan? Okay. So, press lang natin para dumikit. Okay. Press na. So, lagyan natin siya ng... So, tatanggalin na natin itong mga protector. So, ayan, ang mapansin nyo, nagkakaroon siya ng kulay yung mga, ano, sensitive yan eh. Mga electrolytic capacitor.
So, retouch. Touch natin. Tanggalin natin yung exist. Okay lang yan, anak. Mahirap lang siyang ano hinahangin. Kasi ano siya? Kailangan akong magpalit ng sinisipon ako, wait lang. So, palit tayo ng soldering tape. Yung maliit lang gamitin natin. Para ma-retouch natin na maayos. Okay.
Okay, parang maayos na yung retouching. So, ito yung tiyaga lang. So, dito lang sa kabila. So, ito naman ay dikit-dikit na tayo. So, nakiwalay lang yung ground to... Ano? Okay, let's clean. Sana okay na. So, ano lang, medyo sensitive kasi ito, kaya inaayos ko mabuti. Kasi mahal pati yung pyesa. Dulo ayos. Para maayos. Malapit itong isa, yung iba malalayo. So, ito lang yung medyo to make it. I'm not sure kung connected siya, pero I think connected siya. Pero re-retouch ko na lang siya. So, gusto ko maganda eh. Para maayos. Touch na lang natin. Nasa na yung aking pinanlagay. So ito, balik ko lang ito. Retouching ko lang. So, i-ano ko lang siya. Re-reflow. Para bumilog yung ano.
ito. Okay na. Lagyan na natin to. Saka ito. Retouch na natin ng maayos. Parang binibray ito. Okay na, bumilog na yung mga pagkakaano natin, hinang. So, dito na lang sa dulo, retouch lang natin to. Kasi dito yung ginalaw nung nag-repair. Kumpletuhin natin yung mga missing. So, may missing dito. Ito. So, gamit tayo ng chance natin yung ating tip. Soldering tip. Okay. Ginalaw dito eh. Ito. Okay. So, inangat itong ting, ano na to, coil. So, ayusin ko yung hinang. So, siriwain natin. Tapos, meron ako ditong tuner. Ito. Si model. Kunin natin to. Tama ba? So, may nawawala dito na isa. Tatlo. Tatlong capacitor. Supply ang muna ng low melt solder. So, medyo matagal lang i-repair guys, but kailangan natin, ano, okay lang kahit matagal. Kasi this is a expensive GPU ng mga kapanahonan. Then, medyo sensitive parts. Saka, walang problema kung matagal i-repair. Ito naman ay maayos ang payment. This is good payment, okay? Yeah, no need to rush na hindi kailangan masyado bilisan.
Ay. Okay. So, tagal mga tigas matanggal. Okay. Lipat natin dito. So, ito po ay same board lang, kaya huwag mag-alala. Dahil parehas na parehas po yan para sa model. Yung ating kinuha na ng spare. Bali, binenta yun nung nagpa-repair. So, binenta na lang sa akin yung board na yun. Ayusin ko lang ito para mukhang maganda. Okay, hindi naman kumapit. Okay, mas maganda. Mas clean.
Okay na. Check natin kung may shorted. Ayan. So, not shorted na siya. Okay. Yung memory. Okay lang yan. It's fine. Okay. So, palabigin lang natin siya, guys. Medyo may init pa siya. Bago natin siya i-testing. Lalagyan ko muna siya. So, ito yung pinalitan natin. 3 piyesa. At saka yung missing. So, lagay natin ito dito. Yeah. Okay. Mainit na siya. Ah, mainit na, malawig na. Hindi na siya mainit. Okay, prepare natin. Sana mag-okay. Minsan kasi pag ano, may iba may bigay pa ibang pyesa eh. Pag nagre-repair ako, bigla-bigla may bumibigay pa eh. Sana hindi sira yung ating GPU chip kasi ginalaw ito ng ibang technician. Nag-eject-eject siguro siya ng voltage kasi pumutok yung nanditong isa. Yung pangalawa galing sa dulo, pumutok siya yung 5 volts. Baka possible nag-eject siya sa 5 volts, ito yung 5 volts natin. Mga nag-eject siya ng voltage kaya pumutok yung... Kung tinamaan lahat ng 5 volts power rail na section dito sa kabila, kasi siya yung pinaka-gates, kaya pinaka-tone nito, itong mga MOSFET na malalaki na to. Pag sa 5 volts, yun siya yung nag-on kasi para lumabas yung decor supply. So, sana ay hindi ganon. Kasi may putok eh, yung sa 5 volts. May pumutok na MOSFET. So, delikado pa siya pag ganun. Kapag mali yung ginawa. Okay, plug power on natin. So, tingnan natin. So, gamit tayo ng thermal camera para ma-sense natin yung heat. So, mainit itong area na to. Takluban ko nga. Lagyan natin ng ano sa pin. Para hindi makita yung heat. Ayan. So, check natin kung saan siya may mag-heat dito sa part na to. Turo na lang natin. So, let's turn on, power on. Okay, umiinit ang chip. So, okay. Wala namang umuusok. Okay, may display siya, guys. Ayan, sa kabila. Bench. Ayan siya. May display. So, okay na siya. Okay, power up. Ayan. So, may display na siya, guys. Okay na. Success ang repair. So, kahit matagal, guys. Kasi very sensitive kasi itong part na to. Baka pumutok. Ayan, tapos kailangan nating iayos yung mga pins, kasi marami yung mga pins, medyo dikit-dikit siya. Kaya, kailangan ko siyang i-reflow, iayos. Yan. So, bali, isasala ko na ito, guys, sa sonic cleaner, ultrasonic cleaner natin, doon sa likod. Para ma-pull clean.
Yeah, so naibalik ko na yung lahat ng missing parts and bloated MOSFETs, okay? So update ko na lang po kayo later for stress test. Salang natin muna dun sa likod. Sana ba yun? So, dito sa likod si bench. Yun. Yung may alcohol na yun. Yun. May alcohol na yun. Sonic cleaner. Okay? Update ko kayo later. Na-testing ko na yung video card na repair natin kanina. So, ito na po siya. Running na siya on games. So, bagamat malayo yung ating camera, kasi computer camera yung gamit natin, para maraming views. So, maraming camera. 1, 2, 3, tatlong camera. Then, may sa microscope. Yeah. So, sabihin ko na lang yung specs, guys, nito. This is, as you can see. So, Gigabyte RTX 3070. So, GB104 yung memory niya, 8 nanometer. So, ang kanyang memory ay DDR6 po, Samsung yung memory, 8GB, 256-bit po. So, yung GPU clock natin, so, ang boost niya nasa 1,800. Ayan, memory clock at saka GPU clock. Ayan ang boost niya. So, sa sensor natin, 62 degrees Celsius lang naman siya. Lower temperature sa games, running on games. Ayan, so, mataas lang yung wattage nito, kaya kailangan nito mga 750 watts na bronze na orig power supply. So yan, okay naman na po siya gumagana. Tinatry ko nga sa games. Bang, 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 bang. So, yan. Okay na siya, guys. Fan spinning naman, as you can see. May ikot yung fan. Okay na po siya. Working na. So, yan ang update sa ating repair na video card. Success po. So, tatlong piraso yan na RTX 3070. Iba-iba ang may-ari. Lumaki lang gastos nito, guys. Kasi, ano siya eh. Galing sa ibang technician. Maraming nasira. Damage. Dahil siguro dun sa maling pagre-repair. Kaya, ayun, dami na damage. So, wala tayong magagawa. Sabi nga nung mayari, ang laki daw ng magagastos niya. Kaya, pero no choice daw siya kasi nga, ano nga, iyon. So, aminado siguro siya na may masing, kasi basag yung tornilyuhan, iba't iba na yung tornilyo, wala na yung original na tornilyo. Na yan. Tapos, ang mga plaques niya, kalat na, nireflow na nga yata yung VRAM eh. So, at least, buti hindi nasira yung GPU chip niya. At least, nagawan pa natin siya ng paraan. Ayan, kahit na ganun yung nangyari. Lumaki yung cost. Pero, hindi naman, ano. Mas mahal pa rin naman yung second hand ng RTX 3070 kaysa dun sa repair cost. Mas maganda pa rin ipa-repair. Tapos, ibenta na lang kung gusto ibenta ng second hand. Kasi, ang RTX 3070 yata, nasa 25K pa yung second hand ngayon eh. Depende na lang kung need ng pera or need cash. Kaya mura na bebenta. Kasi yung brand niyan dati, nasa 50,000 to 50,000 to 80,000 yung brand ng ganyan, guys, na RTX 3070 na Gigabyte. So, may nagpa-refer niya sa akin eh. Ganun ang mga presyohan, guys. So, yan. So, at least, okay. Repair natin. Solve. So, dalawin, guys. Na from Zamboanga City, tapos itong isa ay from Bacolod City. Dalawang ship. So, okay. Good ang ating repair. So, malaki ang ating income dyan. Kasi RTX 37 dyan. Mahal din kasi ang piyasa dyan, guys. Mahirap yung repair pati. Super hirap. Kaya itong vlog natin na ito, kasi kita nyo, haba. Ang haba ng oras, tagal talagang hanggang sa maayos natin. Kailangan ay dandahan lang. Hindi mo kasi pwede siyang i-rush kasi baka masira. Pumutok yung mga kapasitor. Ayan. Electrolytic kasi siya. So, ayan. Muli, magpapaalam na po ang inyong lingkod. So, magpapasalamat ako sa inyong panonood. So, pakirefer na lang po sa ibang mga customers na magpagawa sa atin. Para po, hindi masayangan ng pera. At saka, kailangan kasi dun sa marunong talaga po para hindi sayang. Yung mga DIY, wag nyo na pong gawin sa mga customer. Wag na po kayo mag-DIY. Padalan nyo na po agad sa technician. Padalan nyo agad sa akin para hindi lumaki yung cost, repair cost. Kasi sayang. Minsan kasi nasisira, baka di DIY. Iba pa rin po kasi yung expert pagdating sa video card. Ayan. So hanggang sa muli, papaalam na po. So welcome sa video card repair. Okay? Workshop X.
Bye-bye.